hindi pa tapos ang pandemya, salot na balang naman. Hindi pa man natatapos ang pandemyang ating kinakaharap ay may panibago na namang problema na dumating. Napakaraming kawan ng locust o disyertong balang na malakas manginain ng mga pananim tulad ng trigo at sorghum ang kumakalat ngayon sa Horn of Africa, Middle East at South Asia na nag-iwan ng libo-libong hektarya ng sirang pananim. Ang pinagsamang 42 milyong mga tao sa silangang Africa at Yemen ay inaasahan na haharapin ang talamak na kawalan ng katiyakan sa pagkain sa taong ito. Ito ay ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization o FAO. Ang pandemya at ngayon ang salot ng mga balang ay maaaring itulak ang maraming tao sa bingit ng gutom. Para sa mga bansa tulad ng Kenya, Somalia at Ethiopia, ang mga balang sa taong ito ay naging pinakamasama sa mga dekada na may bilyong-bilyong mga insekto na kumakalat sa daan-daan at libo-libong mga ektarya ng pananim. Ang mga balang ay dumaan sa Yemen, Iran, Pakistan at India at nagbabantang manira ng mga ani sa mga bansang ito sa mga susunod pang panahon. Ang mga kamakailang pagdaan ng mga balang ay kinain ang halos 100% ng mga pananim sa ilang mga lugar. At minsan pa, ang mga balang ay naging sobrang kapal na kaya't napipilitan na ang ibang mga eroplano na lumipat ng ruta. Iniulat pa ng mga opisyal sa Iran na ang kapal ng patay na mga balang na nakasalansan ay umabot ng 6 inches ang taas pagkatapos nilang mag-spray sa mga nahihirapang lugar ng pestisidyo. Ang pagdating ng mga balang ay isang hindi regular na pangyayari na lumilipas ang mga taon na wala namang naninirang mga balang sa pananim. Ngunit ang mga kondisyon ng lagay ng panahon at klima sa nakaraang taon ay nagsama-sama upang lumikha ng perpektong kondisyon para sa isang pagdami ng mga insektong ito. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga balang? Ang locust o mga pagdami ng balang ay tumutukoy sa ilang mga species ng mga tipaklong na maaaring magbago ng radikal sa kanilang anyo at kilos sa ilalim ng tamang kalagayan. Sa humigit kumulang na 7,000 species ng mga tipaklong, mga 20 dito ay itinuturing na tunay na mga balang. Matatagpuan ang mga ito sa bawat kontinente maliban sa Antarctica. Bagamat sa maraming mga lugar ay bihila silang nagtitipon ng sapat na bilang upang maging salot. Wala namang masasabing pagkakaiba sa pagitan ng mga espesies ng balang at tipaklong. Ang batayan para sa kahulugan ay kung ang isang espesies ay bumubuo ng mga swarm o grupo sa ilalim ng magkakaibang naaangkop na mga kondisyon. Ang mga tipaklong na ito ay karaniwang hindi nakakapaminsala kung kanilang mga bilang ay mababa at hindi sila nagpapahuwatig ng isang pangunahing banta sa ekonomiya at agrikultura. Gayunpaman, sa ilalim ng naaangkot na mga kondisyon ng tagtuyot na sinusundan ng mabilis na paglago ng mga halaman, ang serotonin sa kanilang utak ay nag-uudyok ng isang dramatikong hanay ng mga pagbabago. Nagsisimula silang dumami at magpalahi, nagiging matatakaw at nomadiko kapag ang kanilang populasyon ay nagiging siksik. Bumubuo sila ng mga grupo ng mga walang pakpak na batang tipaklong na sa kalaunan ay nagiging mga pulutong ng mga may pakpak na may sapat na gulang. Parehong ang mga batang tipaklong at mga pulutong ay lumilipat sa paligid at mabilis na nanginginain at nagiging sanhi ng pinsala sa mga pananim.
ang mga matatanda ay malalakas na mga flyers o lumipad. Maaari silang maglakbay ng mga malalayong distansya. Inuubos nila ang karamihan sa mga berding halaman kung saan sila tumitigil. Ang mga balang na ito ay bumuo na ng mga salot mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga sinaunang taga-Ehipto ay inukit sila sa kanilang mga libingan at ang mga insekto ay binanggit din sa Iliad, sa Biblia at sa Quran. Ang mga balang ay nangwawasak ng mga pananim at ang naging kontribusyon na sanhi ng mga pagkagutom at paglipat ng mga tao. Ang salitang locust ay mula sa Vulgar Latin na salita na ang ibig sabihin ay tipaklong. Ang mga species sa likod ng pagdating ng mga kawan ng balang sa Afrika at Asia ay ang desert locust, Schistocerca gregaria. Ito ay karaniwang mga introvert na humahantong sa pamumuhay mag-isa. Ngunit sa perpektong mga kondisyon sa kapaligiran ay nagdudulot ng pagsabog ng populasyon. At kung ang tipaklong ay magkakasama ng matagal, ang mga introverts na ito ay nagiging gregarious. Nagsisimula silang gumalaw at kumilos ng magkakasama sa halip na isang individual na walang kamalayan. At hindi lamang ang kanilang mga personalidad ang nagbabago. Nagbabago din ang kanilang kulay mula sa isang berde o mottled brown hanggang sa isang matingkad na dilaw. Nagbabago din sila ng hugis. Ang mga sukat ng kanilang katawan ay mas maliit at ang kanilang mga utak ay mas lumalaki sa tinatawag nating solitary face na yugto ng paglaki nila. Ang mga pagbabago sa pag-uugali ay maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang oras, habang ang mga pisikal na pagbabago ay mas matagal. Matapos silang magbago patungo sa gregarious phase, ang mga balang ay bumubuo ng mga kawan na humigit kumulang sa 150 milyon na mga tipaklong sa bawat square kilometer o 600,000 bawat acre. Ang 150 milyong mga balang ay kumakain ng kasing rami ng kinakain ng 35,000 na tao araw-araw. Sa taong ito ay kumalat sa higit sa 2,400 square kilometers o halos 600,000 acres ayon sa FAO. Sa sandaling ang mga ito ay lumilipad na, ang mga balang ay maaaring maglakbay ng higit sa 100 miles sa isang araw habang sumasabay sila sa hangin. Nilalamon halos lahat ng mga halaman sa kanilang daraanan. Kapag sama-sama, ang sukat, bilis at pagsira ng mga balang ay nagiging isang pandaigdigang panganib sa agrikultura. Ang pag-ulan kamakailan ay humantong sa pagsabog ng populasyon ng mga insekto na ito, lalo na sa East Africa at Middle East. Ito ay dahil sa bahagi sa mga pagbabago sa Indian Ocean Dipole, isang pattern ng pagbabago ng mga gradients ng temperatura sa dagat ng India. Noong 2019, ang Indian Ocean Dipole ay na-record na lakas na may gradient na temperatura na hindi nakita sa mga nagdaang dekada. Nagdulot ito ng malakas na pag-ulan sa East Africa, Yemen at India. Ang ilan ay pinakamalakas sa loob ng dalawang dekada. Ang pag-ulan ay nagdulot ng pagbaha kaya't napilitan ang libo-libong mga tao na umalis sa kanilang mga tahanan. Nang ang tubig ay humupa, ay nagkaroon ng pagsibol ng malalagong halaman. Ang biglaang pagdami ng halaman na pagkain para sa mga balang ay naging sanhi upang ang mga balang ay magtipon-tipon at magparami ng mas mabilis kaysa sa normal na pagpaparami nila kapag kulang ang pagkain, lalo na sa mga lugar na karaniwang tuyo at hubad.
Ang mga insekto ay nagtipon, kumain, nagparami at naglatag ng mga itlog. Ang ulan ay nag-trigger din sa mga dormant na mga itlog ng balang upang ang mga ito ay mapisa. Ang mga supling na ito ay ipinanganak sa isang mundo ng kasaganaan na may mga pananim ng mga sariwa at makatas na halaman tulad ng mga damo at mga palumpong upang kainin nila. Ang maagang yugto na ito sa siklo ng buhay ng balang kung saan sila ay kilala bilang mga huffers o nymphs ay naghahatid din ng pinakamahalagang pagkakataon para mapigilan sila mula sa pagbuo ng mga pulutong. Dahil wala pa silang mga pakpak ay hindi sila masyadong makakalayo. Kapag ang lokal na pagkain maging katutubong halaman o pananim ay naubos na, lumilipad ang mga balang at hahanapin ang kanilang susunod na pagkain. Mga isang buwan hanggang sa yugtong ito, ang mga balang ay handa ng mangitlog at mas maraming mga balang na ang mapipisa. Inaasahang hanggang sa 20 times na pagtaas sa bawat henerasyon. Ang kalamidad na dulot ng mga balang ay mabilis at pangmatagalan. Ang isang madilim na ulap ng mga balang ay bumababa sa isang bukid at ang pulutong ay maaaring ubusin ang isang buong ani ng isang panahon sa isang kainan lamang. Ang mga bansa nasa East Africa, ang mga bahagi ng Somalia, Kenya at Ethiopia ay naghahanda para sa susunod na alon ng krisis na ito hanggang Hunyo, kung kailan magsisimulang mag-umpisa ang mga bagong pagdating ng balang. Kung ang mga kondisyon ay mananatiling kanais-nais at hindi agad ito makontrol, ang isa pang pag-atake ng mga balang ay maaaring mangwasak sa rehiyon mula sa Setyembre hanggang sa Disyembre ng taong ito. Sa pangmatagalang panahon, ang pagbabago ng klima ay nagdaragdag ng posibilidad ng matinding mga kaganapan sa Indian Ocean Dipole. Nangangahulugang ang mga pagbaha na tumulong sa pagdami ng mga balang ay maaaring maging mas madalas, kaya ang mga higanting bilang ng mga balang ay maaari ding lumitaw ng mas madalas sa mga parating na panahon. Sa ngayon, ang gutom at kawalan ng seguridad kung saan kukuha ng pagkain ay mananatiling pinakamalaking banta. Mahigit sa 20 milyong tao sa rehiyon ng East Africa ang nahaharap sa matinding kawalan ng pagkain sa 10 bansa ayon sa FAO. Sana'y nagustuhan ninyo ang bidyong ito at huwag po ninyong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.